Hello guys, this is Ang TV ni Nana. Yan po ang Buhay Probinsya. Look at this mga kapatid. Ito po kasi yung binabalak ko na gagawin namin. Parang magtatanim kami dito ng gulay. Ito. Ito po yung likod na pinaplano namin talagang maanuhan siya, mabakuran. Ito po ay property ng aking isang kapatid. Kaya magpapaalam pa kami about this ano niya, property niya. Medyo malaki-laki din ng konti kasi. Yan, sa ngayon po meron siyang kalamansi. Dati wala po ito. Parang kalamansi nga na lumaking ano. Maganda ang ano po sa likod, maganda ang anong tawag niyan. Yung ano niya, yung lupa. Kaya maganda magtanim. Tapos inaanuhan lang nila. Sinusunog yung mga basura. Actually, ang pag-aano ng basura ngayon, hindi na po dapat inaano to. Sinusunog. So, pinipili po kasi nila yung sinisegregate yung mga plastic at saka bottles at saka ano, yung lata para mas maganda yung pag-aano. Maano siya. Maganda yung pag-separate ng basura. Yun, kailangan naman po talaga yung katulad niyan. Yan, yung basurang yan. Yan. Dapat yan, segregate na siya. So, dahil masipag ang ate ko na mag-segregate ng basura. Yan. So, dapat talaga naman dito sa mga umuupa, sila na yung nagsisegregate ng basura nila. Kasi, ang ano lang naman dito, ang pinag-usapan lang naman dito is yung uupa ka, pero yung pagsisegregate ng basura mo, hindi nakasama yun. Abay, inalila nyo naman na yung may-ari. Ang usapan lang naman dito is yung ano, yung pag-upa mo ng bahay, pero yung pagsisegregate ng ano, hindi naman siguro ano na nung ano yun, na nagpapaupa. Yan. Ito po ay mayroong ano din dito, may muhon. Ito yung pinaka-anuhan ng ating dumi. Ito ang Buhay Probinsya na talagang masarap umano dito, masarap tumira. Simpleng buhay lang, okay na yung kapag getting older ka na, yan. Yan ang iniisip mo, yung maging simple na lang ang buhay. Noon, noong mga 20s to up to 30s, 40s, ang iniisip mo nga yun, nasa ano ka eh. Magbubuhay syudad. But after po nung ikaw ano na, magiging papunta na sa pag senior citizen, ayan na, naiisip mo na yung simpleng buhay na lang. So, siguro po by next year, dito na po ako mag-i-stay sa aming maliit na tahanan. Malinis itong likod na ito kasi pinaplano na po kasi namin talaga siyang bakuran para ma-separate na yung para sa property ng isa para hindi na po kami kasi magiging ano pa ito, cause of away-away kapag hindi hinihiwa-hiwalay. Yun. Kanino kaya ito may mga manok? Dito po limited lang ang pag-aalaga ng manok kasi nga wala namang space. Siguro mga 10 okay na lang, okay din yun. Ang habol mo na lang dito kapag ikaw ay mag-aalaga ng mga ganyan, inahin at saka tandang, siguro konti lang. 3, pwede na yun. Kasi pag ano dyan, mangingitlog na yan eh. Pag nangitlog yan, so pipisa na naman yun, another ano na naman siya. Siguro for the meantime, 5, pwede yun. Mga ganun. Ayan, tingnan nyo po. Masukal pa siya. So, kailangan pa talagang i-develop.
para totally maanuhan na talaga siya, mataniman ng mga gulay. Nung maliit pa po kasi ako, ito ay ano, kawayan itong place na to. Kaya ang tubig po dito is talagang masarap siya. Ang ano po kasi namin is deep well lang. Yan, deep well lang siya. Deep well. Yan, tapos dito, itong part naman na ito, siguro ito ang magiging part ng para sa mga ano, sa mga manok, sabi nga. Yan, medyo masukal pa po talaga yung plan namin dito na ito talaga ay maano siya, ma-divide. Yan, medyo ano pa po talaga siya. Malaking ano pa to. Malaking mahabang ano pa to. Buno ng lakas. Para totally siya maano, mapantay. So, kailangan pa rin po siyang tambakan. So, yan. Yan lang, pinapakita ko lang po sa inyo ang aming likod bahay. Yan, nag-iisang manok ang kanyang inaaligaan. Tingnan niyo po kung gaano kasukal din. So, kailangan na talaga siyang ano, ma-develop siya. For the meantime, malaki, alam niyo po, malaki ang naging part ng aking ate dito sa likod. Kasi talagang malawak siya. Although likod nga siya, pero malawak. Malawak yung kanyang part, yung kanyang parte, yung kanyang minana. Wow, ganun talaga, minana. Yan, medyo malaki-laki. Maluwag po ito, siguro kung i-estimate natin, apat na pwede pang pagkakitaan na apartment. O hindi lang. 1, 2, 3, 4. Hindi lang po, siguro apat. Dito sa part na to, siguro magiging personal niya ng ano, personal niya na itong residence dito sa part na to, pero sa part na yun pwede kang magtayo doon ng mga apartment. Pwede pa yan. Medyo malawak po dyan. Since dito nga po kasi meron na nakaano, may nakaabang na dati po siguro sila ay nagano dito, babuyan. Kaya lang kesa nga daw ano, hindi sapat yung kanilang ginawang kulungan ng baboy. Yan, hindi siya ano, hindi siya naging permanent. So, siguro sa kanila eh, subok-subok lang. Yan po. Dating babuyan, napakaliit lang naman. Oh, 'di ba po? Tapos titibagin din dahil wala namang naging wala naman siya talagang naging ano, kulang sa pag ano nito. Dapat pinag-iisipan ang bawat ano talaga dito, pag-iisipan mo siya. So yan, ako iikot-ikot lang po sa aming munting tahanan. Yung aming mga konting minana sa aming ama. Ito na po yun. Yan, nag-planting pa lang po kasi na baka kung loloobin, baka sakali magkaroon ito ng ano, ng bahay. Or for the meantime, gagawin nga namin anuhan ng ano, ng mga gulay. Siguro yun muna for the meantime. Yan, meron pa nga po siyang ano eh. Ang tagal na nito, itong nyug na ito, parang hindi naman siya namamunga, hindi naman siya dwarf nyug. O bakit, maano ang lupa dito? Kasi dahil sa sinusunugan nila, na ano po, siguro na uudlot. No, dapat yung papaya na yan, dapat yan, mag-ano na yan, meron na siya dapat na, ano, na bunga, kaya lang nauudlot dahil nga sa ginagawa nilang pag-ano dito, pagsusunog. Talaga namang dapat, hindi na talaga nagsusunog kasi may mga, ano na eh, may mga, nagpipick up na ng basura. Kaya lang dahil sa dahon, kaya siguro, na ano na rin nila na isunugin na lang. Kaya sinisegregate yung bawat ano dito. Bawat basura. So, yun, i-maintain lang po siguro dahil na dati walang nagsasabi na i-segregate yung basura. Kasi, ayaw, kung mapapansin nyo po, yung mga lata-lata, dapat yan wala dyan sa basurang yan. Ang linis po nito dati, sa totoo lang, malinis po ito.
Since nga po marami nang nakatira, kaya medyo hindi na nakokontrol yung pagdami ng basura na hindi na sisegregate ng maayos. Pero sa awa at tulong ng Panginoon po, sasabihan lang na sana ay maisegregate po nila yung kanilang sariling mga basura. Yan, again, this is ang TV na Dinana. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa Diyos. Yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, subscribe nyo naman ang TV ni Nana. Ito lang ang aming buhay dito sa probinsya. Mahirap, mahirap ang buhay probinsya, pero kailangan nating tanggapin na ito na talaga yung realidad ng buhay. Papunta na tayo sa paglubog ng araw. Kaya eto na yung aming magiging kayamanan, sabi nga eh, na palalaguin mo na lang. Kumbaga, mag-iisip ka na lang kung paano mo siya ma-maintain. Yan, mahirap lang talagang ano. Yan, deep well, ang number one ano dito. Deep well, and may nawasan na daw po ngayon, sabi nung ano, karoon na sila ng nawasa. Yan, malaki, maluwag pa rin itong sa ano. Maluwag pa rin itong ano, itong likod. Siguro kung makukuha mo ang ano nito eh, ito na yung pagitan. Itong kinatatayuan ko. Up to doon, diretso. Diretso na po yan. Yan ang magiging partition na, kumbaga sa isang ano, sa isang bahay. Pa-partition na namin. Yan, naririnig nyo na yung mga tilatilaok ng manok. Ito po yung mga pinsan namin, yung mga nakapitbahay na yung pinsan yan. Dati po wala ito eh. Hindi ko alam kung anong puno yan. Ay, langka. Langka pala. Ngayon ko lang na ano, langka po pala yan. Yan ang buhay, probinsya. Salamat po sa Diyos.